The New Channel. The New Channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees all things new. I am Kate Dalaga Garcia and I am streaming live all the way from Santo Tomas, Pampanga. Good day and welcome to Negosyo at Home on TNC. Hello! Happy third year anniversary, TNC. O diba, parang kailan lang po. Anong kasagsagan ng pandemic, diba? Nagsara ang ABS-CBN, lahat tayo na lockdown. And we're very thankful kahit papaano. Kasi kung walang pandemic, wala po ang TNC. No? So meron talagang tayong mga hugot sa buhay. No? Para ma-appreciate natin yung mga nangyayaring bad or good man sa buhay natin, we need to appreciate all those, siguro hindi ko masasabing mga negative things. But of course, kinoconsidered pa rin natin silang mga blessing. No? So we're very thankful with Apple for inviting me and trusting me to be one of the hosts po dito sa Negosyo at Home. No? And we're very proud to share ngayong hapon dahil nga anniversary special po ang meron tayo ngayon. I decided na wag na lang po muna ako mag-invite ng guest kasi ang i-share ko sa inyong hapon is very, very important and very, very helpful. No, pwede po natin itong gawing negosyo sa bahay. So, hindi po kailangan ng investment. Ang kailangan mo lang, syempre, knowledge and connection. Okay, so again, on behalf of TNC family, so ito pong show ngayong hapon ay para sa inyo. At alam ko po, marami tayong matutulungan na Pinoy, no, na mga nagtatanong about our topic this afternoon. Ayan, so bigay na natin, no? Bago ko explain yung ating i-discuss this afternoon, syempre, meron muna tayong mga hugot moments. So, di ba, lalo po ngayon, bakasyon na or yung ibang mga bata, no, bilang nanay, may mga anak tayo na maaga ang bakasyon, meron naman hanggang July pa, like on my part. Yung dalawa at tatlo sa mga anak ko, ano na, on vacation na sila as early as May.
Yung isa naman, last day niya ngayon, no? So, meron pa akong dalawa, more or less, na nag-schooling. Yung aking grade 11, matatapos po yung kanilang school year hanggang July. Especially yung mga public, no? Medyo mas late kasi ang public. Kaya yung mga nasa private, maaga po ang kanilang bakasyon. So, di ba, mainit. Ngayon kasi, pag sinabi mong family outing, pwedeng mangyari kasi hindi sabay-sabay mag, di ba, out of town dahil may iba, may klase pa. So in case na mag-enjoy tayo ng mga out of town, yung weekends lang muna ang available natin. So yon, so make sure po na yung mga anak natin na nasa eskwelahan ay talagang nagbabaon ng tubig, no? So importante yan. Even tayo po kahit nasa bahay tayo, make sure na meron po tayo at kompleto tayo sa basic needs na kailangan natin, 'di ba? Yung tubig. So, sabi nga nung ating first season nung meron tayong guest doon si Doc Ed, sabi niya depende daw sa weight ng body natin yung tubig na kailangan natin. So, 'yun. So, our special hugot this afternoon. Ayan, make sure po na hydrated tayo. And para makaiwas din po sa mga sakit. And syempre, nandiyan pa rin si COVID. Make sure din po na ino-observe natin yung mga minimum protocol, no, pagdating sa mga wearing face mask, social distancing. Kasi talagang yung panahon ngayon, no, ay iba, no. So, mag-ingat po tayo. Ayan. So, ayan. Ano bang pag-uusapan natin ngayon, Direk? So, first time po na mangyayari na wala akong special guest, no? So, kasi itong, actually, si-share ko sa inyo, pinagkakakitaan ko po ito ngayon, no? So, pag medyo matumal po ang benta sa lupa, dito po namin binubuhay yung mga anim naming anak. So, I find this a very interesting topic. Kasi very timely siya. So our topic this afternoon na i-share ko as an our special episode, no, is about tax amnesty. Yan, ulitin natin. Tax amnesty, no? Kung may case kayo na katulad nitong minimension ko, makakatulong po sa inyo 'to. Ano bang ibig sabihin ng tax amnesty, no? Kasi 'di ba? Actually last week lang ito eh. So nagkaroon po ng botohan sa Kongreso, no? So during a plenary session on Monday, no, last week lang, a total of 259 lawmakers voted to approve House Bill 7909 extending the coverage and period of availing the estate tax amnesty from June 14, 2023 to June 14, 2025. So no lawmaker voted against the measure or abstained from voting. So ibig sabihin, meron kasi tayong ano eh, actually ito na produce itong tax amnesty program panahon pa po ng ating Pangulong Duterte. Actually ito yung second extension na nangyari. Kasi first po na-extend siya from 2021 to 2023. So nag-start to 2019 to 2021. Kaya lang siyempre nag-pandemic. So at the end of the day, nag-iba yung priority natin sa buhay. Tapos siyempre medyo mahigpit yung ating mga protocol sa social distancing. So may mga iba po talaga na hindi nakapag-avail nitong special tax amnesty, no? Estate tax amnesty na to. So kaya in-extend siya first time last 2021 to 2023. Tapos ngayon naman, panahon ng ating Pangulong Marcos is in-extend ulit, no? So ano ang ibig sabihin nito? Diba? Miskit, ano ba yung tax amnesty? Parang napaka-technical naman po niya, no? The reason why I'm sharing this kasi I'm a licensed broker, I'm a appraiser, and also a PRC-accredited lecturer. Marami po kasing mga lupa, no? Maraming mga lupa sa Pilipinas na hindi pa ayos ang papel. Ibig sabihin, kunwari, meron kang magulang, yung titulong yun ay nakapangalan sa kanila. Siyempre, pag ganun, no, isasalin mo dapat, itatransfer mo dapat yung property na yun sa pangalan ng mga naiwang buhay na mga anak. No, siyempre, at the end of the day, may katumbas po yan na gastos. Okay, so anong gagawin mo doon, Miss Kate, di ba? So ano po ang tax amnesty na sinasabi ng gobyerno? Ang tax amnesty, for example,
ang magulang mo na matay, sabihin nating di ba mayroon kang 100 square meter na house and lot, principal residence niyo 'yon, tapos ikaw ang nag-iisang anak. Kunwari lang, wala na yung mga magulang mo. So, para mapa-transfer mo yung pangalan ng titulo sa pangalan mo, ikaw bilang nag-iisang anak. So, ano yon? Meron yung procedure, may proseso po yun. So, binibigyan ka, kunwari namatay ang magulang mo, sabi natin year 2000. So, 23 years ago, di ba? Ang tagal na. So, bakit hindi mo naayos? Maraming mga dahilan, no? Anong mga example natin? So, pwedeng wala ka pang budget, no? Okay? Wala kang idea kung paano siya ayusin. Okay? Wala pa kasing, actually may YouTube na noon eh, pero ngayon kasi mas marami tayong mga available na videos and helpful tips sa ating internet, sa ating technology. Okay? So, ang tax amnesty, kasi instead na, may sinasabi kasi ang batas under extrajudicial settlement. Kunwari, namatay yung magulang mo, January 1, year 2000. Meron ka lang 6 months. So, meron lang sinasabi ang batas na timeline para maayos mo o maisalin mo yung title sa pangalan mo bilang tagapagmana. So, ang tanong, di ba nga dahil gipit ka, mas pinapriority mo yung kinakain mo araw-araw, yung baon ng mga anak mo, di ba, yung mga ibang bills mo. So, napabayaan. So, itong tax amnesty ngayon na meron tayo sa government, no, tinatanggal na yung mga penalties. So yan, i-define natin what is a tax amnesty, no? A tax amnesty can be defined as a limited time offer by the government to a specified group of taxpayers to pay a defined amount in exchange for forgiveness. Yun. So maganda yung word na ginamit natin doon, in exchange for forgiveness of tax liability. That includes interest and penalties relating to a previous tax period. Kaya nga, sa example natin, 20 years ago, no, nawala yung magulang mo, eh syempre, bilang negosyante, no, pwede sabi mo may negosyo ka, pwede mo pakinabangan kasi yung property mo, no, pwede mo siyang isang lasa banko, para nang sa ganun, di ba, magkaroon ka ng additional na puhunan panggamit dun sa negosyo mo, di ba? So, yun. So, gagawin mong collateral yung property mo kasi hindi mo naman yan pwedeng isang la, no, sa banko, sa co-op man yan, or sa ibang tao kung hindi yan nakapangalan sa'yo. So, para meron kang legal personality, you need po to transfer that, no, sa pangalan mo. So, yun. So, yun ang definition natin ng tax amnesty. So, we have, kumbaga, ang pinaka-important word dun is yung word na limited time offer. So, meron lang po tayo talagang 2 years na lang kasi may mga client talaga tayo. Actually, meron din pong akong client from the US. Yung property nila nandito sa Manila at nasa Pampanga. So, syempre, pag nasa US na yung pamilya mo, talagang may mga time na napapabayaan na yung mga ganyang bagay eh. So, instead of ma-penalize sila ng malaki, instead na malaki ang babayaran nila kasi nga hindi nga nila nasalin during nung death ng kanilang parents, di ba? May specified period lang tayong pinag-uusapan. So, mawawala yung mga penalties and interest na babayaran mo. So, yun yun. Parang ang payment mo na lang mas mapapaliit, kumbaga mas makakatipid at mas practical. So, yun po yun. So, ang next question. So, again, tama, Ms. Kate, no, naintindihan ko na yung ibig mo sabihin. Inaprubahan ng mga kongresista, yung batas, no, for extension of another 2 years, no, yung sa ating estate tax amnesty. Ang tanong ngayon, paano ang prosesong gagawin? Siyempre, Ms. Kate, wala akong idea. So, kahit na nandyan lang sa Google, no, kaya nga nandito po ang inyong lingkod para tulungan tayo. So, meron po tayong pin-repair na simple presentation. So, yan, direct. So, pwede mo na po siyang i-share. Si-share namin sa inyo yung mga steps. Ayan. So, actually, ang title nito, tinuturo ko din po ito sa Lyceum of Alabang under ASRE kay Doc EG as our dean. And sinishare ko din po ito sa mga CPD, no? So, merong mga training programs po ang PRC na if you are applying for a salesperson, isa itong topic na ito na sinuggest ng PRB Res
no, for a start, no, kasi very qualified po talaga to for negosyo at home. Kasi sabi ko nga, hindi nyo po kailangan ng puhunan, no, para ito ay gawin. So ang kailangan mo lang, actually suggest ko po, no, sa mga katulad kong madiskarteng nanay, madiskarteng tatay, madiskarteng estudyante, pwede nyo itong pagkakitaan. So yan, ang title ng ating subject matter today is titling and documentation or registration. So ano ba yung proseso? I-discuss natin dyan. Again, ito po, bilang host nyo dito sa Negosyo at Home, meron din po tayong FB group, no? So ito naman about Roland. So talagang sinishare natin and advocacy talaga natin to help yung mga individuals learn about real estate. So next slide. So ayan po yung aking credentials, no? I'm member of PAREB Manila Board of Realtors and yan po yung mga license number ko. So it means I have the power, I have the right, I have the reputation in sharing these things with you. Yan, thank you, Direk. And yan po, in case you would like to join our group, yung Team Payaman, so naka FB group po yan. So may mga recorded tayo dyan na mga videos sa mga nag-start pa lang mag-explore ng real estate profession. So you can join our group as well. So Kate Flix, no? About Roland, basta about lupa, yung mga pagta-transfer ng title, paano kung tax deck lang. Lahat po yan nandyan sa Kate Flix, no? So if you're interested to join our FB group, at gusto nyong matuto, naka-record po lahat yon. So, marami tayong mga magagaling na speakers. Andyan si, ano, si Sir Leo Persia, my other half. Si Sir Mike, si Mike na taga San Simon po. San Simon, siya yung assessor ng San Simon, si Mike Carlos. Si Sir Andy, nakasama po natin sa Manila Bay. Andyan din po si Sir Mon, yung ating technical guy about drone, ang kanyang topic. And we have also Sir Willie Segovia. Ang tinotalk naman ni Sir Willie Segovia, kapag kumita ka na sa real estate, yan. So, ano yung gagawin mo sa income mo, no? So, dapat palaguin natin yon. So, yun yung tinuturo niya, no? Mas more comprehensive. So, holistic po yung approach namin dito. And ayan, meron din tayo si Sir Ted. Ayan, yung nakasalamin na nasa baba, no? Si Sir Ted, si paring Ted Tordersilla, siya naman ang dating business dev head ng Eton, no? Yung pag-aari po ni Lusotan. So nagkasama kami before with Eton Corporation. And nandyan din si Sir Bernie, naging sudyante ko po na taga Baguio, na isang napakagaling na nilalang, no? So idol ko po yan. So sinishare din po namin dyan yung mga accounting component ng joint venture, kasama din po yan sa discussions natin. And again, I'm also proud to mention na si Sir Justin De La Cruz na nag-number one po last year dun sa real estate consultant exam. Kasama din natin siya. Ang sinishare naman niya is about land banking. Ayan. So yan, thank you, Direk. Next slide. So if you're interested to join us, and yung mga FB group namin, para kahit natutulog ka or nasa sasakyan ka, hindi ka mainip, you can subscribe our FB group sa murang halaga. Okay? So the reason why I'm sharing these things with you, ano ba yung interesting about our topic? Na-mention ko na kanina, di ba? Na-extend yung ating estate tax amnesty. And bakit may need ba? Yes, no? Importante pong i-share natin yung mga tips at saka yung mga proseso para nang sa ganun, hindi po mahirapan yung mga kanegosyo at home natin. And syempre, the reason why sinishare ko po ito, talagang pwedeng-pwede po siyang gawin nang na-negosyo sa bahay nyo. No? Talagang very qualified kasi ako mismo, I'm living testimonial po ng negosyong ito na sideline, kumbaga, no? Na sinasabi natin. And of course, my task bilang accredited PRC lecturer and also a licensed broker and appraiser, syempre, I'm here to help you, no? So, syempre, alam naman natin yung mga ganitong bagay, it boils down to legal, no? In case, syempre, may mga abogado po ang pamilya, mas maganda talaga na meron po tayong mga legal, ano dyan, consultant. So, syempre, yung task ko lang po is bilang
kumbaga administrative, no, yung gagawin natin. So tuturuan ko kayo kung paano mag-transfer, kung paano nyo isasalin yung title na minanan nyo sa magulang nyo na nawala na, okay, sa pangalan ng mga may-ari o ng mga anak. And more or less ito, so pilitin nating matapos ito ng isang oras. So hindi talaga siya kaya ng 30 minutes. So in case mabibitin tayo, so pwede tayong humirit ng second part. So yan, at the end of the day, yung objective po natin is matulungan kayo, no, para maintindihan yung proseso. Yan, thank you, Direk. So next, please. Ayan, so meron tayo dito, no, i-discuss muna natin generally, classification of Philippines land resources. Do, alam nyo ba, no, ang sinasabi ng data natin dito sa ating slide, no, we have 15 million hectares of forest land. Kumbaga, sa buong Pilipinas, no, so halos kalahati, hindi po natin pwedeng galawin kasi nga, forest yan eh. So yung more or less, less than half, which is yung 47.79%, yan lang ang pwede nating i-dispose, no. Lumalabas po kasi sa pag-aaral, no, the reason why nagkaroon tayo ng tax amnesty. Marami kasing mga lupa na hindi pa talaga nasasalin sa mga tagapagmana. So syempre, kapag may ganung may mga ganung data tayo, may katumbas 'yan kasi na taxes, no. At the end of the day, kailangan nating tandaan na lahat ng mga batas ay may katumbas 'yan na taxes. So favorable po 'yan sa gobyerno. So 'yan. What else? So ang status ng ating land titling. So ano lang naman 'to, no, more or less backgrounder lang. So ang sinasabi naman ng next ano natin graph or ating presentation dun sa right side is meron pa tayong ano ilang percent pa, no, hindi po lahat ng lupa ay nasa maayos, no, kumbaga marami pa talagang percentage, no, na hindi pa, may mga available pa na lupa na hindi pa titulado. So lang ang ibig sabihin niyan. So, ibig sabihin, yung halos more than half, which is 67%, titulado na. So, meron pa rin talagang iba na hindi maayos. So, may mga, yan, makikita nyo yung 9%, 3%, and 7%. Ang pag-uusapan natin is nandun sa 67%. So, pwedeng itong mga ito, titulado na, pero baka itong part na to, because siguro estimate ko dito, estimate lang, wild guess, mga 20% of the 67% under extrajudicial, no, kumbaga under tax amnesty, pwede po yon, no. So malaking ano pa din siya, malaking kumbaga percentage, kasi yung 67% more or less mga 13% yan eh, di ba? So malaki-laki, kaya talagang pwedeng kumita ang gobyerno natin dito sa batas na inextend ng ating mga kongresista. So yan, next slide please. Ayan. So ito, backgrounder din that alam naman natin yung batas natin, di ba? May tatlong kapangyarihan ng ating gobyerno, di ba? Yung eminent domain, police power, and tax, no? Yung sa taxes. So syempre, under eminent domain, kumbaga ang Pilipinas, di ba? Ang ating gobyerno ang may-ari ng lupa, no? Kumbaga, privilege lang natin na magkaroon tayo ng titulo, pero at the end of the day, pag kailangan ng gobyerno yan, kukunin niya sa inyo yan. So ito pag-uusapan natin is under private, no. So we have two different kinds of land, di ba? Public land and private land. So yung mga public, yung mga hindi pa yan napatituluhan. So yan, punta tayo sa private, no. Ito yung mga nasa 67% dun sa pie kanina sa ating presentation. So next slide, Direk. So under private, ayan, meron ulit tayong kumbaga additional component, no. So meron tayong kumbaga ways on how to have a title, no. Voluntary and involuntary. When you say voluntary, yung ano yun, maluwag sa loob mo, no. Ikaw ay may bahay, no. Ikaw ay may anak, no. Meron tayo diyan donation. Isasalin mo sa anak mo, i-donate mo na sa anak mo, yun ang donation. Kapag naman sale, ibebenta mo, pwede rin yun. And yung namang device, dun tayo magpo-focus ngayon. When we say device, ito yung topic natin ngayon na dumadaan ng extrajudicial settlement. Ito yung may namatay na,
and kailangan mong isalin yung property dun sa mga tagapagmana. Okay, so under naman ng involuntary, marami dyan. Kunwari, ano ba yung kabaligtaran ng voluntary? Siyempre, labag sa loob mo, di ba? Ito kasing voluntary, ano yan, maluwag sa kalooban mo na ano eh, na isalin, no? Like yung mga example na na-mention natin. Pagdating naman sa involuntary, ayan, yung talagang sino ba naman ang tao o Pilipino na pag kinuha ang kanyang lupa ay matutuwa, di ba? So ito yung mga tax delinquency, hindi ka nagbabayad ng tax, tapos sinangla mo yung lupa mo sa bako, hindi ka rin nakapagbayad. So na-foreclose, syempre, talaga hindi ka matutuwa doon, di ba? And yung mga ex-appropriation, ano ba sabihin ng expropriation? Ito yung mga lupa na kailangan ng gobyerno. So kailangan mo siyang isurrender. You have no choice but to surrender the property sa government. Syempre, may katumbas siya na ano, nabayad sa iyo. Kaya lang, don't expect big amount. So, ang tawag natin dyan, fair market value, no, ang ibabayad sa atin ng government. So, yun. So, again, mag-focus tayo under the device. So, ito lang yung topic natin today. So, ano yung mga requirements? So, wait lang, huwag kayong excited. Okay, so, direct next slide. Ano ba yung gagawin natin na step? Siguro, ano mo na lang yan, i-skip na lang yan direct, yung others. So baka kasi masyado silang ano highly technical yung ating discuss, ma-board sila. So yun, so under our Philippine setup, we have modes of acquiring land ownership. First nga, dami diyan, no, public, private grant, public grant, involuntary grant, inheritance. Ito. So nagfo-fall itong topic natin under inheritance, no, acquisition by hereditary succession or mana. Baga mana-mana. So yung reclamation, ito syempre yung mga MOA, yan yung sample ng reclamation, no? Kumbaga dagat tapos tinambakan, ayan naging lupa, no? Kaya lang kailangan mo ng malaking ano, budget doon. So and accretion and of course the adverse possession or prescription. So yan, again focus tayo lang on the number 4, yung inheritance. Okay? So marami po, napakalawak ng ating discussion, napakalawak ng industriya ng paglulupa. Kaya nasa sa inyo yung kung saan kayo magpo-focus. Okay? So, thank you, Direk. Next slide. Ayan. So, dito po sa Pilipinas, no, meron tayong tinatawag na Torrens Title System. Ano ba itong Torrens Title System? Ito po yung sistema na meron tayo na in-honor ng gobyerno. No? This is a system of land registration used in some jurisdictions in which the sovereign governmental authorities issues the title certificate. So, yun yung sistema ginagamit natin. So, ito yung nagsiserve as title or proof of ownership natin. So, syempre, ang objective natin is to quiet title to the land. And of course, this is again and always the best evidence and valid. No? It is an absolute and indefeasible, so it cannot be defeated. So, ang nag-introduce po na itong sistemang ito ay si Sir Robert Torrens na taga South Australia in 1857. So, hindi pa tayo buhay noon. So, marami kasing mga titulo, no? Pag siguro kung meron kayong mga kakilala o lola, na yung mga hawak nilang titulo, Spanish mortgage pa. So, hindi na po yun kumbaga uso ngayon. So ang uso ngayon is itong Torrens Title System. Kaya lahat ng mga i-discuss natin is all about this system. So kailangan niyong maintindihan ito basically para alam niyo yung sistema kasi i-discuss natin mamaya yung proseso, no, para po maging successful ang pag-transfer natin ng property niyo, okay, property ng late parents niyo sa pangalan niyo. Okay? So next slide. So yan, of course, meron tayo mga due dates. So again, kasi kapag sale ka, ito po, meron tayong, kunwari, pinanotaryo mo ngayon yung property. Okay, so depende kasi yan, we have, dun, under ng private land, di ba, meron tayong donations, sale and device. Under the sale, ito po yung mga due dates. But if naman under the device, under sa estate tax amnesty, ang basis natin dyan is always on the death, ano, time of death, no, date of death. Okay, to be specific, date of death ang ating basis, no, para sa mga penalties. Since, sabi ko nga kanina, mawawalan po yung mga penalties dahil nga may tax amnesty,
ano na po yan, hindi na po yan, ano, hindi nyo na kailangang alalahanin yan. Kaya make sure lang na yung dalawang taon na yon ay i-maximize nyo. Baka naman kasi ang ugali nating mga Pilipino, kunwari hanggang 2025, magkakanda ugaga ka January, kasi June 2025 may expire, di ba? January 2025, doon ka palang nag-aayos. O, di ba? Kaya talagang kailangan nating i-rally na ano, ayusin nyo na, di ba? In case po wala kayong kakilala, let me know. I will help you. I can help you para po maayos natin yung lupa nyo. Okay? So, next slide. Yan. So, penalty. Ayan. So, may penalty po tayong binabanggit. Pero again, hindi na po yan kailangang intindihin. So, skip na natin yan direct. Kasi under estate tax, syempre, hindi po yan, ano, hindi po yan kailangang alalahanin. Kasi nga, ano yan, mawawala na po yan. Hindi na po yan kinocompute ng BIR. So, hindi na, yan, in case naman, Miss Kate, paano kaya ito? Meron akong pamangkin, may magulang siya na wala na. Diba? May mga ganun eh. So, what if minor de edad yung ano, magmamana ng lupa? So, don't worry, no, under our laws, kung ganun po yung case nyo. So, meron lang dapat representative or legal guardian, no, na appointed by the court. Actually, nangyari po sa akin yan when my late husband died 2008, no, meron kaming dalawang anak. May mga property po kami na nabili and I decided na ipangalan ko yung mga properties sa kanila. So, ang ginawa ko, ako yung representative, no, gumawa po tayo ng legal documents. Ang documents na tawag doon is self-adjudication with deed of donation. So, pwedeng combine kasi napaka-complex talaga ng industry. No? So, yun. So, in case po, ang mga magmamana ay minor de edad, kailangan lang naman ng legal representative or legal guardian. Maisasali nyo po sa kanila yung basta meron lang po tayong proper documentation. O, di ba? So, ang bilis ng oras natin, direct. Kaya, wag po kayong aalis kasi yung susunod natin topic about the process itself, no, kung paano natin siya isasalin, kung saan kayo mag-uumpisa. So, magbabalik po ang negosyo at home. Thank you.
like to have a view like this every morning? Would you like to enjoy your investment now? Do you want to see your investment even though you're on the other side of the world? Join us as we will showcase you an affordable residential lot around Camayos. Discover the dream home that you always dream of. Welcome to Camayos. With 500 hectares of lush greenery, blessed by the sun and kissed by the tides of Mariveles, Camaya Coast blends the best in residential development and luxury accommodations with chill-out beach living and eco-adventure thrills. In Camaya Coast, you can make real connections with family and make lasting memories with friends. Whether you are looking for your dream home, seeking a quiet retreat, or craving for an escape from the rush of the city, Camaya Coast has everything for you. We are now here at Station 1. We are now building here the first integrated eco, residential, and commercial property in the Philippines. And we are now building future airstrips. And then at Station 2, we will be building a 40 hectares theme park. We can now play here at Andatangan Golf Residences. Camaya Coast is your quickest summer fix all year round. Let me help you achieve this dream property, because life is breathtakingly simple. The new channel is an online alternative new media platform of online shows for people on the go. Please watch all our shows as seen on screen. Imagine having your own show, your own playlist, your own content, but we make it easier for you. TNC aims to transform the lives of our viewers through engaging, authentic, and original content. Our channel is a responsible global 24/7 platform that showcases Filipino talent, global influencers, cultural intelligence, and ingenuity. Of course, here at Negosyo at Home, you can watch live or on replay via Facebook or YouTube, follow us on Instagram, listen to us on Spotify and Apple Podcasts. Just search hashtag TNC now. And of course, for sponsorship, please email now at thenewchannel.com or send us a direct message. Enjoy these life-changing shows because we made them for you. So yan. So ang bilis po ng ating oras, no? So time check, it's 40 minutes na tayong nag chichikahan dito. Ayan, ituloy na natin direct, no? So ito na yung pinaka-importanting part po ng ating topic this afternoon. So paano ang proseso and ano yung mga requirements, Miss Kate, no? Para po ma-transfer ko yung title ng aking mga magulang sa pangalan ko. So, next slide.
So yan, simpleng-simple lang po. So ano ang kailangan natin? Siyempre, the first thing first, ito, kailangan natin yung notarized na extrajudicial settlement. So kailangan nyo lang pong pumunta sa isang abogado para po magpagawa kayo ng documents. Kasi hindi po yan uusad kung wala kayong extrajudicial settlement na dokumento. So bakit siya tinatawag ng extrajudicial? Kasi ibig sabihin noon, out of court settlement. So kumbaga nagkakasundo kayo, hindi kayo nagkakaso magkakapatid, no? Na yung lupang minana nyo sa mga magulang nyo ay isasalin na sa inyo, no, sa mga pangalan nyo. Whether kayo ay marami, whether si tatay ay may ibang anak sa labas, isasama nyo din po yun. So, syempre, complicated na issue na yun. So, wag muna nating i-discuss dito yun, no. So, pero marami tayong mga ganyan na kaso, no. So, ayan. So, for BIR purposes, kapag meron na po tayong dokumento, ano pa ba yung mga iba natin kailangan? So, kailangan mo rin syempre yung mga death certificate. So, dapat available po yan as much as possible. Kukunin natin yan sa NSO kasi dyan magko-compute, no? Dyan po magko-commute yung mga taga-BIR, yung time of death, no? So, yan yung basis po ng taxation natin kasi kapag kukuha naman tayo ng tax declaration, ito makita nyo, di ba? Yung tax declaration, hihingi din tayo ng luma. Kunwari, namatay nga yung magulang mo, sabihin mo, year 2000. So, dapat yung tax dec at the time of death niya, yun yung ibibigay mo sa BIR. Ano pang kailangan natin? Yung ating certified true copy of title, no? Kinukuha naman po yan sa RD, no? Sa Registry of Deeds. At ito pala, bago natin makalimutan, syempre, yung ating birth certificate. Syempre, dyan i-coconnect yung pangalan ng magulang mo kung talagang related ka sa kanila. So, proof yon na sila ang tunay mong mga magulang at ikaw ang kanilang tunay na anak. So, yun yun. So, death certificate and birth certificate po. Importanteng mga dokumento yan. So, ano naman yung ONET form, Ms. Kate? Ang ONET form naman po is ito yung kinukuha sa BIR. So, kailangan yung pumunta doon at magpa-compute kayo. So, sa kanila nyo lang yan pwedeng kunin yung ONET. Ang ibig sabihin kasi ng ONET form, one time, no? One time transaction. Okay? So, ano pa yung mga kailangan natin, di ba? Certified true copy of title, certified true copy ng tax deck, ng luma at saka bago. No? When you say luma, nung time ng kamatayan ng magulang natin. So, in case yan ay bakanting lote, syempre kailangan mong kumuha ng certificate of no improvement from assessor's office. And minsan, ang BIR nire-require din tayo. No? Kaya may naka-asterisk-asterisk yan eh. Yung resibo nung lawyer na nagnotaryo ng ating extrajudicial settlement, minsan nire-require po yan. Tapos meron din tayo dyan, yung aggregate land holdings. No? So when we say aggregate land holdings, baka kasi yung magulang mo, other than yung lupa niya, kunwari sa Pampanga, may lupa yan sa Baguio, o kaya sa Nueva Ecija, sa Bulacan, marami. So in case po, marami kayong mga ari-arian, maraming ari-arian ang inyong mga magulang, kailangan po natin ng aggregate land holdings per city or per municipality. Kung wala, may certification yon na ibibigay po. Ito ay kinukuha usually sa city assessor, no, kung saan located ang property or sa Kapitolyo. Okay, what else? Minsan nire-require din tayo ng BIR ng mga vicinity map or location map. And of course, kung ikaw naman ang taga-transfer, no? Kasi nga, like ako, yung mga client po natin, ayaw nilang makahirap sa BIR kasi nga may mga iba silang negosyo, may inaasikasong mas importante. Pwede ka nilang i-authorize as their representative kasi mahigpit na po ngayon. Bakit? Because of Data Privacy Act, no? Yung tinatawag nating DPA. Minsan nga kapag pupunta ka rin sa mga assessor, kapag wala kang SPA, hindi ka po mabibigyan ng tax deck, no? Dapat notaryado 'yun. Dati, pwede na yung ano eh, pwede pa yung authorization letter, pero ngayon hindi na po. Ang nire-required nila is yung SPA from the registered owner, no? Para syempre to protect syempre yung ano, yung mga nagtatrabaho din sa gobyerno. So yan, in case po, kompleto na yan, punta kayo sa bangko, sasabihin naman sa inyo ng taga-BIR, oh,
na-compute ko na, Miss Kate, no, yung babayaran mo, nakatipid kayo, no? So, punta ka sa bangko, may resibo po doon. Tanungin nyo lang si Kuya Guard kung paano ang proseso, kung ano ang payment. So, may forms din po tayong dala-dala pag pupunta tayo ng bangko. And syempre, wag nating kalimutan, yan, once po nagtatransact tayo sa government, no, meron din tayong mga valid IDs, no, ng ating mga kliyente. So, other than birth certificate, no, ng mga anak po ng mga magulang natin, ng mga kliyente nyo, so, hingan din natin sila ng two valid IDs with their specimen signature, no, para po hindi tayo pabalik-balik. So, yung mga forms na natin dyan, ayan, available po ulit yan sa ating BIR office. Yung 14 number, yung tawag natin doon, yung 1904. Tapos, meron, nandun lahat, no? State tax reform, tsaka yung mga doc stamp. So, kapag po mga nalilito kayo sa mga ganyang mga forms, ako, lagi ko talagang nilalapitan is si Kuya Guard, no? Napaka-reliable ng mga gwardiya sa mga government agencies. Alam po nila, ay yung pasikot-sikot, kaya sila ang talagang mas madaling kaibiganin, mas madaling i-approach, no? So yun po. So next. So ayan na, clear na. Ayan po yung mga first thing na iayos nyo. Siyempre kapag may computation ka na galing po sa examiner ng BIR, so magbabayad ka na ngayon ng payment for extrajudicial. So, depende naman yan kasi, miskit magkano po sa tingin nyo ang babayaran. Actually, depende yan. Depende yan sa laki ng lupa nyo. Depende rin yan dun sa zonal valuation, no, at the time of death ng ating mga nawalang mga magulang. So, there's no rule. Siyempre, alam mo naman sa gobyerno, ang lagi po nating standard rule dyan is whichever is higher. Okay? So yon. So don't worry. Napakaganda ng estate tax amnesty na to. Makakatulong po sa inyo yan para yung mga penalties na pinoproblema nyo, mawawala po yan. Okay? So next, direct. So other than that, of course, kapag lumabas na po yung BIR clearance natin, so dadalhin na natin yan sa RD, no, sa Registry of Deeds. Registry of Deeds is under the jurisdiction of DOJ, no, Department of Justice. So anong dadalhin mo doon? Yung valid e-car, pwede, ano bisang ibig sabihin ng e-car or car? Ito po yan, sasakyan. So it means certificate authorizing registration. So nakukuha po yan sa RD. Tapos pangalawa is yung original title. Siyempre, ita-transfer mo nga, ibahin mo nga yung pangalan ng title, di ba, sa pangalan mo bilang tagapagmana. So, kailangan mong dalhin yun doon. Siyempre, meron ka ding tax declaration. Meron tayong tax clearance. Make sure po, nabayad tayo ng amilyar. And siyempre, dalhin nyo na rin po yung resibo. Tapos, magbabayad din tayo dyan ng transfer tax. Ayan. So, hindi ko lang po siya na-type, no? Kailangan natin, nandiyan pala siya, transfer tax receipt, no? So, babayaran din po natin yan. Binabayaran po yan sa city assessor. Okay? Or sa Kapitolyo. And, ito yung pinaka-importante. Kapag po ang isang lupa ay dumadaan ng estate, no? Extrajudicial settlement, ang nare-require ng RD is yung affidavit of publication of notice of settlement. Kumbaga, ina-announce yan sa buong mundo, no? So, for consecutive weeks, no? Talagang makikita mo, 'di ba, sa diaryo minsan may mga ano 'yan, estate tax, ano 'yan eh, notice, no? Ano ibig sabihin noon? So, kasi baka meron nga, kunwari lang meron ang tatay mo na ibang anak sa ibang babae. Tapos nabasa nung kamag-anak nung isang anak, oy, nagkakaroon na pala kayo ng ano, ng hatian, no? Alam mo ba ito, ineng, 'di ba? So, pinoproteksyon din siyempre ng batas yung mga ganung bagay kasi they have the right to own the property. So kaya yun yung pinaka-essence ng ating publication, no? So talagang ipinangangalandakan sa buong mundo na nagkakaayos na at nagkakaroon na ng pagsasalin sa lupa ng inyong nawalang magulang. So yun, that's a valid reason naman. Okay, kasi ang mga anak, yung mga illegitimate child po, may karapatan po yun sa mga property ng mga magulang nila. So what else? So you need of course to pay registration fee. Ang tanong magkano? So depende po ulit yan
doon sa laki ng lupa nyo. So, dadali nyo rin dyan yung notarized na extrajudicial settlement na pinagawa nyo po sa abogado. So, and syempre, yung pinaka-importanting documents din, yung ID, no? In case, kunwari, di ba may SPA, kunwari, may kliyente ako, pinaayos lahat sa akin yon. So, nakalagay sa SPA ko na I can appear dun sa RD. Ang RD hindi naman nagre-require yan ng, ano, ng SPA. So, ang kailangan lang niya is yung ID nung tatanggap. No? Yung kung sino yung nagbigay ng titulo at kung sino yung tatanggap ng titulo, dapat may ID kasi sa iyo niya, no, sa kanila, sa inyo ibabalik yung title kapag napalitan na po yung pangalan. So yon. So in case po may mga question kayo, you can get in touch with me sa aking FB, no, Kate Dalaga Garcia, or yung cellphone number ko ilagay mo na lang direkto, 0917-519-9384. So yan po. So in case may mga tanong kayo, I can help you, no? So to process your estate tax problem. So next slide. So yan, so may BIR clearance ka na, meron ka na ring idea about the RD. Okay, so lumabas na yung title. So ang next step na gagawin mo is isasalin mo yung pangalan papalitan mo naman yung pangalan ng tax declaration kasi nga may titulo ka na eh. So dalawa lagi yan eh. Title and tax declaration. Yung tax declaration is more on sa ano yan. Kumbaga sa katawan ng tao, ito yung kaluluwa, no? So kailangan mo pa rin syempreng ipasalin yung tax dec sa bagong may-ari ng titulo dun sa mga tagapagmana. So ano yung mga requirements? Of course, yung xerox ng bagong title, kung meron ka rin old title, pwede rin naman. Yung old tax declaration for the reference, ibigay mo na rin na xerox copy. Siyempre, yung notarized extrajudicial settlement, tapos meron yan dapat tatak nung transfer tax na binayaran mo, no? Ipapa-xerox mo yon. Tapos meron ka din na transfer tax receipt. So halos yung mga na-submit mo sa BIR at saka sa RD, yun ang isasubmit mo rin, no? Kailangan din dito yung xerox ng bagong title. And of course, ibibigay din natin yung xerox nung certification na bayad ka sa BIR. So yan po. So kapag binigay mo na yan sa assessor, mag-antay ka lang ng mga ilang hours or ilang days, depende kung gaano sila busy. Ayun, lalabas na po yung bagong pangalan ng tax declaration nyo. So ano na yan, balansin na yan. New title with the name of the tagapagmana and of course, tax dec na ganun din. Kung anong pangalan sa title, ganun din ang mangyayari sa tax declaration. So, ganun lang po kasimple, di ba? We have only 3 steps na senior ko sa inyo and I hope nakatulong po yan. So, what else na meron tayo dyan? Next slide pa nga, direct. So, tama lang tayo. Yan. Where to ask naman in case of confusion. So, diba, may mga iba talaga nalilito, hindi alam ang gagawin. Ayan. Ayan po yung mga website na makakatulong sa atin. Siyempre, nandiyan si Google, si bir.gov.ph, lra.gov.ph. Pwede nyo pong bisitahin yan. Siyempre, mas maganda rin kung may oras kayo, punta mismo kayo sa BIR. No? Ako, most of the time, mas prefer ko talaga personal visit. Eh. Phone inquiry, ngayon kahit naman may telepono, minsan nagre-ring lang ng ring ako, mas advice ko pa rin personal visit. And of course, other than personal visit, ayan, so si Kuya Guard ang lagi nating tatanungin. Pumunta ka man ng RD, pumunta ka man ng assessor, pumunta ka man ng BIR, pumunta ka man ng bangko, no? So kapag po mga ganyang bagay, sila po ang very reliable sources. Ayan, mga ka-Facebook, kapamilya, kapuso, kapatid, ka-nature, ka-Viber, ka-Twitter, no? Marami na po ngayon ang pwedeng tumulong sa atin. And of course, yours truly through our TNC and Negosyo at Home. Pwede ko po kayong tulungan to solve your problem sa ating extrajudicial settlement. So, next slide. Ayan. So, siguro wag na yan. Hindi, service fee na lang. Ito. Yung original title, ito. Bakit ko na-mention yung original title? Ako, pag nagta-transfer po ako ng property as much as possible, kinukuha ko yung original title kapag ka na ilabas na po kapag lumabas na yung
BIR clearance, no? As much as possible, no, mga kanegoso at home, kapag magta-transfer kayo ng title, wag na wag niyo munang kukunin, no, yung titulo sa may-ari. So para syempre safe din kayo kasi cargo niyo 'yun eh. So next, ano naman tong service fee? Syempre pinag-uusapan natin negosyo at home, 'di ba? Wag nating kalimutan 'yun ng lahat ng sinabi ko kanina, wag lang tong service fee. 'Di ba, Miss Kate, sa tingin mo magkano po kaya ang kikitain ko diyan, no? So ako ngayon, per title, talagang yung presyong kapamilya, it's 25,000 per title. So yung 25,000 na yon, ano ko lang yun na, professional fee mo lang yon. So in case may mga expenses ka, ang mag-shoulder dapat nun is yung client. So depende. No, ako meron akong mga ibang tinatransfer kapag talagang kaibigan. Okay na ako dun sa 25, no? Kaya lang, ang mahal ngayon ng gasolina, friend, di ba? So, tapos, siyempre, paglalabas ka, magagasolina ka, kakain ka. So, ngayon, chinacharge ko na pati yung mga ganong expenses na related dun sa transfer ng ano, ng client. So, pwede kang mag-package, pwede ka rin per, ano, per movement, no? Pwede po yan, depende yan sa agreement nyo. So, siyempre, bago po kayo mag-engage with your services, so, pwede ko kayong bigyan ng mga sample documents kasi meron akong ginagawa nga yung mga engagement letter muna. So, dapat klaro doon magkano yung bayad. Kunwari, papatransfer niya to. Ito po yung charge ko. Tapos, may mga additional expenses pa yan. So, dapat mag-agree. Siyempre, down payment. No? Usually, 50% down payment po ang ating hinihingi. And of course, balance, babayaran yan kapag ka, tapos na yung trabaho natin. So, yan. More or less, minimum mong kikitain professionally is 25,000. Not bad, di ba? So, talagang ano, guaranteed negosyo at home itong ating topic ngayon. So, receiving paper or transmittal yan. So, at the end of the day, kapag po meron kayong mga tinatanggap or binibigay na dokumento, make sure meron tayong mga ano, receiving copy. No, kasi proof natin yung kasi, example na lang sa titulo, di ba? Binigay sa'yo, wala ka namang pinirmahan. So, proof yun na ikaw ang tumanggap. Or minsan, pwede rin po picturean nyo, screenshot nyo while endorsing yung mga legal paper na binibigay natin sa mga kliyente. So, ibig sabihin lang yan, make sure po that properly documented lahat ng mga documents natin. Okay, so what's next? Next slide, direct. Ayan, so galing ano. So, talagang sakto lang po tayo sa oras. Thank you. And sa ating major sponsor ng ating show, it's yung Fourth Year Placenta. Ayan. So siya ang aking katuwang sa aking reverse aging, o di ba? Mother of five and talagang proud user of Fourth Year Placenta and distributor at the same time. So ayan, last slide na lang natin. So the Lord makes poor and makes rich. He brings low and lifts up. So under yan ng 1, Book of Samuel, chapter 2, verse 9. So one of my favorite verse. Ayan. I hope na tulungan ko po kayo sa inyong problema sa tax amnesty. Ayan, in case po no, na gusto nyo po akong tawagan through my personal number. Ayan, sinabi ko na kay direct, 0917-519-9384. Again, ang show po na ito ay para sa inyo and thank you for supporting TNC. Happy anniversary, no, TNC. 3 times more na po kami. So, talagang very proud host ng The New Channel. So again, I'm Kate Dalaga Garcia and mag-ingat po tayong lahat and God bless us all. Thank you.